Hello, Kuwait and Philippines. Hello, Middle East. And hello, world. I'm Ms. Rochelle from ICAC Kuwait and welcome dito sa ating live update. Ikaw po ba, kabayan, is merong once a week day off every Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, or Wednesday. And gusto mong mag-upgrade ng iyong computer skills or nais mong magkaroon ng computer skills? Or kaya ikaw is gustong magtrabaho sa opisina ngunit wala kang alam kung paano ba gamitin yung computer? Or kaya ay ikaw po ba is isa sa mga nagtatrabaho na sa opisina ngunit kailangan mong i-enhance or i-update ang iyong skills sa paggamit ng computer? Huwag po tayong mag-alala, kabayan, dahil open for enrollment po yung aming computer secretarial course, which is ito po is naka-design para sa lahat ng mga kababayan natin na gustong magkaroon ng computer skills or kaya ay gusto nilang i-update or i-upgrade ang kanilang computer skills. And alam nyo ba, sa panahon ngayon is more on computer na talaga tayo. And kung ikaw po is isa sa mga nangangarap na magtrabaho sa opisina or gusto mong magtrabaho sa office po, no, alam naman po talaga natin na yung sa office work po is dapat meron tayong idea or dapat proficient na tayo sa paggamit ng computer applications, lalo na sa Microsoft Word, Excel, and PowerPoint. At hindi lang yan, kailangan mo rin na at least mabilis ka sa typing kasi dito nakasalalay yung progress natin or yung trabaho natin dito. Paano ba tayo magiging efficient or maging mabilis or mas madali, mapadali yung mga trabaho natin. So, sa ngayon po, no, ito na po yung pinakakailanganin talaga natin kung tayo is gustong mag-upgrade or gusto nating na magtrabaho sa opisina at kailangan nating i-upgrade yung ating computer skills. So dito sa ICSA, meron po kaming computer secretarial training course, which is ito po yung IT Foundation. And dito, sabi ko nga kanina, is magiging professional or magiging isa kayong certified sa paggamit ng computer applications tulad ng Microsoft Word, Excel, and PowerPoint, lalo na sa digital literacy and typing master. So, kung isa ka sa mga kababayan na yan na gustong magkaroon ng computer skills, so why not na mag-update tayo or mag-invest tayo ng skills sa sarili natin na magagamit naman natin in the future kung tayo is decided na or meron tayong opportunity na makapagtrabaho sa opisina or kung ikaw is kasalukuyang nagtatrabaho sa opisina po. So dito, wala tayong age limit. Kahit sino is pwedeng mag-aral. And ang kagandahan dito, kasi flexible yung schedule ng klase. So kanina nagtatanong ako kung kayo po is merong once a week day off. Kasi dito sa computer secretarial course natin, pwede tayong mag-attend ng klase every day off lang natin. So kung meron tayong once a week day off or kaya ay twice a month day off, is walang problema. Pwede po tayong mag-enroll dito sa ICSA. So, kumbaga, kayo yung pipili ng araw at oras kung kailan po kayo gustong mag-attend ng klase, basta open kami. So, ang ICSA po is open po siya every day except ng Thursday. So, from Saturday to Wednesday, open kami ng 9 a.m. to 7. And every Friday naman is open po kami ng 9 a.m. to 6. So, kung available lang kayo ng every Saturday, walang problema yan. Pwede tayong mag-attend ng every Saturday. Kung available lang kayo ng Sunday, Monday, Tuesday, or Wednesday, or Friday lang, walang problema yan. So, pwede tayong mag-attend sa every day off natin or anytime na tayo is available. So, as long as open kami, pwede po siya. So, huwag po tayong mag-alala. Kung tayo po is decidido talaga or gusto talaga natin na magkaroon ng computer skills and dito kahit wala tayong idea or zero yung background natin kung paano gamitin yung computer, even though kung hindi pa tayo marunong mag-open or hindi talaga tayo marunong mag-operate sa paggamit ng computer po or sa laptop, huwag po kayong mag-alala kasi tuturuan po kayo ng inyong instructor from basic to professional level. Okay, so dito sa computer secretarial course natin, pwede natin siyang tapusin ng 1 month lang. Pwede rin natin tapusin ng 2 months, 3 months, or kaya ay 4 months. Depende po yan sa atin kung ano yung preferred schedule natin or preferred na duration. So, kumbaga, nasa sa atin yan, tayo yung, kumbaga tayo yung mag-decide sa sarili natin, anong buwan mo ba siya gustong tapusin? Anong araw ka bang mag-attend ng klase? So, kasi dito, meron tayong opportunity na makapili ng schedule at araw or buwan na gusto natin siyang tapusin. So, kailangan nyo lang pong makipag-coordinate sa amin or kaya sa mga students consultant na inyong nakakausap. So, kung hindi ka pa nakapag-enroll dito sa ating computer secretarial course, ito na po yung pagkakataon po natin
na i-upgrade yung ating computer skills po, no? Kasi ngayon is meron pa tayong special discount offer para sa mag-i-enroll this week. Okay, so yun, mag-message naman po tayo sa aming WhatsApp number +965 993 02850, or kaya ay mag-comment down below po tayo, or kaya ay mag-direct message tayo sa ating inbox dito sa Facebook page po ng ICC Kuwait, or kaya ay kung meron na kayong nakapag-inquire na kayo before at meron pa kayong number ng ICC either sa mga students consultant namin kay Miss Mordia, Miss Princess, so mag-message lang po kayo directly sa kanya para sa kanila para ma grab ninyo yung opportunity na makapag-avail kayo ng discount offer natin kasi it is extended offer lang siya. Okay, so yun. Dito, sabi ko nga kanina, kahit twice a month lang yung day off natin is pwede po tayong mag-attend. So pwede tayong mag-attend ng 2 hours, 3 hours, or kaya ay 4 hours. So, ang kagandahan talaga dito sa computer secretarial course natin is naka-design talaga siya sa mga OFW na hiktik yung schedule nila and limitado lang yung oras or bakanting oras nila. So, why not, di ba, na i-upgrade natin yung skills natin, mag-invest tayo ng skills natin. Kasi dito, pwede kang maging isang freelancer. So, dito, sa ating computer secretarial course, matutunan niyo yung paggamit ng computer or paggamit ng Microsoft Word, lalo na sa paggawa ng professional CV or any documents. Okay? So, matutunan natin yung mga techniques, mga shortcuts, kung paano ba mag-copy-paste, or paano ba mag-change ng font style, paano ba i-save yung Microsoft Word to PDF, so paano ba mag-insert ng mga pictures sa Microsoft Word, paano ba natin i-insert yung word art, so i-change yung font size. So isa yan sa mga matutunan natin dito sa Microsoft Word. Okay, so pwede tayong gumawa ng mga kahit anong documents dito sa Microsoft Word. So sa Microsoft Excel naman, matutunan natin dito yung mga shortcuts, kung paano mag-insert ng mga numbers, paano itutal lahat yung mga, halimbawa, nagtatrabaho ka sa sales and kailangan mo mag-inventory. Instead na i-type mo siya 1 to 10 or 1 to 1,000, pwede mo na siyang i-drag out lang para makapaglagay ka ng numbers ng 1 to 1,000. Or kaya ay gusto mong itutal yung sales ninyo, so lalagay nyo lang yung formula and itututal nyo lang siya, idadrag nyo lang siya, highlights yun lang sa lahat. So magagawa natin yan dito sa Microsoft Excel. Sa PowerPoint naman, kung kayo is gusto mong magawa ng mga slides or designs or PowerPoint presentation, kung kayo is isang virtual assistant din, or kaya ay kayo is agent or nagtatrabaho kayo bilang isang manager, supervisor, and kailangan yung gumawa ng business proposal, and kailangan nyo siyang gawin yung proposal ninyo para sa presentation ninyo. So ito po yung chance natin dito sa Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, matutunan natin dito yung paggawa ng presentation natin. Yung professional way na paggawa ng presentation natin. So kumbaga dito, marami tayong matutunan sa PowerPoint kasi pwede tayong gumawa ng mga ads, or kaya mag-insert ng mga smart art or designs, mga boxes, or color font styles, or sizes, or anything na pwede ninyong gawin na design. Like kung gusto niyo magawa ng ads ninyo, advertisement ninyo na ipopost sa Facebook, pwede nyo siyang gawin dito sa Microsoft PowerPoint. So, dami nating pwedeng gawin. Pwede tayong gumawa ng 3D designs. So, magagawa natin dito sa PowerPoint. And dito, mas ano talaga siya, na meron tayong, kumbaga kung tayo is magtatrabaho sa office work po, no, or hindi pa natin alam, ano ba yung mga proper way talaga, no, or paano ba mapabilis yung trabaho ko in terms sa paggamit ng computer. So, mas maganda talaga yung meron tayong proper training po, na meron nang nag-guide sa atin, nag-correct sa atin na dapat ito yung tamang paggamit. Ito yung tamang shortcuts, ito yung tamang way ng pag-insert ng mga pictures or pag-change ng font styles, pag-insert ng columns or pag-insert ng mga sheets. So, mas maganda talaga meron tayong proper training. So, dito sa Computer Secretarial, magiging certified kayo sa paggamit ng computer applications. Tulad nga ng sinabi ko kanina, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Digital Literacy, Microsoft, typing data entry, typing master, and of course dito po, no, mas pinaganda po natin kasi alam niyo naman ngayon is marami na mga artificial intelligence. So kung isa ka sa gumagamit ng AI or mga GPT chat
or gamma, any kinds of artificial intelligence po, no? Magandang balita po kasi nagbibigay po si ISIS ng free training po para sa AI skills po. Kasi for sure, halos lahat ngayon is meron ng alam. Ano ba yung, meron ng alam kung paano gamitin yung artificial intelligence or AI. Alam nyo na. So, kung kayo is ongoing pa lang na tinitrain yung sarili ninyo, paano ko ba gagamitin, paano ko ba maglalagay ng commands dito sa AI. So, dito sa ICC, nagbibigay kami ng proper training or training for AI para at least magkaroon kayo ng skills kung paano nyo ba mas magagamit yung prompt ng sa AI skills po. So, sinasama po namin yan dito. Kung once mag-enroll kayo sa computer secretarial course, isa po yan sa mga matutunan ninyo kasi binibigay po namin siya as free training skills po sa lahat ng mga exam yan po natin or sa mga mag-enroll dito sa computer secretarial course. Okay? So, yun. Message naman po kayo sa aming WhatsApp number sa +965-993-02850 para sa ibang detalye. So, uulitin ko po kung ikaw po is isa sa mga nangangarap or gustong magtrabaho sa opisina ngunit wala kang idea or background kung paano gamitin yung computer or kaya kung ikaw is isa sa mga nangangailangan ng computer skills or kung ikaw is isa sa mga nagtatrabaho na sa opisina at kailangan mong i-update or i-upgrade ang iyong computer skills. So dito po tayo sa computer secretarial course. Ito po yung training na pinaka-the best po sa atin, yung computer secretarial training course with free AI skills po yan. Okay, so yun, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa aming live update every day. Of course, nakikita niyo yung aming mga live update every day. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panonood. And hopefully, one day makikita din namin kayo na kayo naman yung susunod na makapagtapos or makapag-update or makapag-upgrade ng kanilang computer skills while working dito sa ibang bansa. Okay, so maraming salamat po muli. Ako si Ms. Rachel ang nagsasabing, ICC is your partner in success. Thank you and God bless everyone.